Hello, Sir Dudong. Thank you for your word of wisdom that you share to me. Speechless ako doon when you asked me. I almost got teary eyes kasi you helped me a lot. I am Gemma Espeleta, working in Israel for 20 years as a caregiver. Nag-abroad ako kasi I want to buy my parents ng lupa para hindi kami palagi paalisin sa tinitirhan naming kubo kasi hindi naman amin ang lupa. Pinalad ako makapunta sa Israel sa pamamagitan ng salary deduction. Mahirap lang ang Hudyo na naging amo ko. Bedridden, 100% handicap siya. Nakapagsalita siya at maayos ang isip. Buong katawan niya ay paralyzed. Maldita pa ang ugali. Pero sabi mo nga, kaya maldita dahil binabago ng Diyos ang ugali ko. Kulang palagi sahod ko. Kahit off ko, wala bayad pag nagstay ako sa kanya. Sabi ng mga kaibigan ko, iwanan ko na kasi madami naman pwede alagaan. Hindi pa mahirap, tama pa ang sahod. Lahat pa ng holiday bayad at saka meron ka pang 13-month pay. At pag meron pang extra silang pera. Pero sabi ko sa sarili ko, okay na lang ito kahit kulang sahod kaysa baka kung ano na naman mapuntahan ko. So I stay put. At later, nag-ipon ako makabili ng lupa. At ang amo ko rin nag-bless sa akin sa bandang huli at mabait na din siya. Meron mga Christian Jewish community tumulong sa amo ko. At meron isa talagang American Jewish palagi nagbibigay hanggang ngayon. Yung mga kaibigan ko nagsasabi na iwan ko ang amo ko. Ilang taon lang sila dito sa banal na bansang Israel. Kasi papalit-palit sila ng amo at hanggang hindi na sila nabigyan ng visa. Mahigit isang taon na kitang nakilala through social media, Facebook. Naka-attend pa ako ng pangalawang Zoom noon. Hirap ako noon kasi hindi ko marunong mag-reply sa email ko. Hindi rin ako marunong pumasok sa Zoom. Kasi ang ginawa ko lang dati pag wala na work, mag-pray, magbasa ng Bible. Pero hindi pa ganun. Kalalim ang relationship ko kay God. Lumalim lang noon nakilala kita. Kasi nga po, nanonood lang ako ng teleserya at maglaro sa CP, nagpupuyat sa walang kwenta. Iyak ka kung nakakaiyak ang istorya o drama. Hindi, magagalit ka sa mga kontrabida. Sobra akong nalungkot noong hindi ako makapasok sa Zoom mo. Hindi ako nang hinayang sa binayad ko. Nang hinayang ako para sa matutunan ko. Kasi wala ako alam sa gadgets. Wala kasi yun sa bundok. Hindi ko nga alam noon ang YouTube eh, pero nag-cert kasi ako sa organic farming. Pero mula nakikita kita sa YouTube channel mo, pinapanood ko lahat yun. At sinusulat ko pa sa notebook kasi gusto ko i-review yun. Kasi sa amin, sa Iloilo, malayo kami sa internet dahil nakapaligid bundok. Kaya kung makakauwi din naman ako at meron akong i-review sa notebook ko. Excited ako pag meron ka bago po sa page mo. Yun na nga, nakabay na ako ng lupa. Kahit madami bato, kugon, tinik sa lupa, mga kahoy na may mga tinik. Nagpatayo ng kubo sila tatay at nanay. Pero hinayaan ko yun. Nag-invest ako sa iba. Like palayan at nagpaalaga kambing noong una, okay lang. Noong kalaunan, nawala pati puhunan.
trying to hurt lang kasi may sakit tatay niya, cancer. Nawala lahat ng imbis ko. Kaya sabi ko nga, merong binigay sa akin si Lord, pero pinabayaan ko. Lahat ng nababasa ko at natutunan ko, apply ko sa farm. Sabi nanay, mag-alaga kita ng pig. Hindi kami makabili ng hollow block para sa gagawing bahay ng mga pig. Kasi inuuna ang mga malaking order. Sabi mo nga, mag-umpisa ka kung anong meron ka. Marami kaming buhangin sa tabi ng ilog. Una, manumano lang, wala machine. Hanggang gumawa din kami ng concrete hollow block. Nakabili kami ng makina sa hollow block sa kita at naging tatlo na ngayon at meron pa mixer. Yung kita ng hollow block, yun din ang binili namin ng machine. Yun ang nag-sustain sa mga tao na nawalan ng trabaho sa city dahil kay COVID-19. Hindi sila nawalan ng trabaho. Mga kapatid ko na lalaki, tatlo sila, hindi na bumalik sa Dubai. Sabi ko sa kanila, sabi ni Sir Dudong, gamitin ang abilidad, skill and character. My parents 83 years old but still working sa farm. Kasi enjoyment na nila yun, parang magkakasakit sila pag hindi sila makapagtrabaho. Nag-alaga kami ng baboy, manok at kambing mula ng pandemic. Ang manok itik umabot ng 100, tapos may mga itlong na din sila. Nag-umpisa lang sa konti, sa couple, pinadami lang namin. Ang baboy wala naman pumasok na bumili kasi lockdown. Nagpatayo kami ng karinderya kasi yun ang natutunan ko sa iyo. Tinda namin ang karne sa talipapa malapit sa aming farm. Ang mga ulo at buto-buto, nilaga at ginawang noodle soup o bok choy, nalagyan namin ng value added. Kasi yun ang natutunan ko sa iyo. Si tatay, madami tanim na fruit bearing, may kawayan din. Yun din ginamit namin sa farm. Our source of water galing sa bundok. Tapos may mga tao na ewan ang isip, tinanggalan kami ng tubig. Kahit kami nagpaayos ng tubig na sa hose. Sabi ko, sige lang hanggang may bigla na lang lumitaw na tubig malapit sa farm na malakas. At yun ginamit sa farm, nilagyan ko ng tangke. Kaya kahit ginawan kami ng hindi maganda, blessing pa rin kasi sobra pa binalik ni God sa amin. At nag-build din ako ng mga tao. Sabi ng iba, para kamayaman, madami katao. Siyempre, hindi naman kumikita ang farm. May sahod naman ako, kaya nakakasahod naman sila to sustain their family during pandemic. Ngayon, maayos na mga tao kasi sabi ko kay tatay, tay, may sahod ako, hindi ako nawalan ng trabaho at tinagdagan pa ng amo ko ang sahod ko. Pandemic but we are still blessed. Nakatulong pa tayo sa nawalan ng trabaho. Slow learner din ako, Sir Dudong, bago magsing-ing sa utak ko during lockdown. Ang ginawa ko, nag-aral ako ng organic farming sa Umpinas. Umpisa sila 8 sa umaga, dito 2 a.m. Yung iba tulo palaway sa katutulog. But ako kailangan ko mag-aral. Matuto ng bagong skill. Ayos, lockdown talaga sa para matuto. I follow God ways at you said talaga. Kaya napangiti din ako kasi nga mga tinuturo mo bakit hindi naging profitable dahil mali nga ang mga ginawa ko. Nagpasalamat ako sa Diyos kasi isa ka sa pinadala niya sa akin. Siyempre lalo lumalim ang relationship ko kay God by reading and understanding the scripture. Pwede na ako umuwi, sir, kaso nga
ang amo ko na bubuhay na lang by God mercy. Kung sasakyan pa lostrated na lahat, kagaya ng kidney niya, gallbladder, puro na may bato. Hindi naman pwede operahan kasi hindi pwede mag-anesthesia dahil hindi na siya magigising. Sobra ako nalungkot noong nakaroon ng bed sores, sabi ng nurse doctor, kasi mahirap na gumaling dahil hindi na nagpa-function ang katawan niya. Umabot ng 2 inches deep, syempre dahil na-contaminate na, na-infection, dahil kung ano-ano na ang nilagay. Turo nila sa akin, hugasan mo ng sabon, lagyan ng cream, takpan mo ng gasa, pero lalo lumalim, hindi na talaga gumaling. Ang mga nurse na mga specialty sa bed sore, nagigive up na sila. Pero I never give up, diba sabi mo Sir Dodong? Pray to bless the work of your hands. Problem turns to blessing. Develop your abilidad. Being a traditional farmer, naghanap ako ng dahong bayabas, nilaga ko at yun ang nilinis ko 3 times a day. Tapos nilagyan ko ng luyang dilaw powder, konti, at nilagyan ko din ng honey. I got smile on my face, Sir Dodong is right. Ngayon, lo behold, gumaling na talaga ang bed sore ni Boss. At minsan, nagpunta ako sa family doctor niya. Hindi sila makapaniwala dahil imposible daw. So, kailangan nila makita mismo sa kanilang mata. Muli, Sir Dodong, walang hanggang salamat. Bahala na ang Diyos magbalik sa kabutihan mo. Nakahanap ka ng tinapay, hindi mo itinago. Ang iba itinago kasi madamot sila. Pero ikaw, ibinahagi mo sa akin ang alam mo. Kaya ako still growing and fruitful sa kabila ng pandemic. God bless you and your family. Sana makatulong din ako sa iba, lalo na sa mga OFW na kagaya ko. Maraming salamat. Gemma, gusto ko sana magpasalamat sa sulat na pinadala mo at sa kwento mo. Alam mo, you are now one of my heroes in the faith. Kasi ang simple-simple mong tao at ang simple-simple ng faith mo. Nang gusto mo lang gawin is gawin kung ano ang tama sa Panginoon. You know, pwede ka naghanap ng mas magandang trabaho, na mas malaki ang sweldo, and mas mabait na amo. Pero because you decided to stay and take care of the person God entrusted to you, alam mo, na-realize ko, because of your faithfulness, God was faithful to a promise He gave to Abraham in Genesis 12:3, where He said, "I will bless those who bless you, and those who curse you, I will curse." Kasi you decided to bless one of His people, a paralyzed Jew. Sinauli ni God sa'yo lahat ng blessing binigay mo doon sa amo mo. And it's amazing. Yung farm mo maganda, yung negosyo mo is prospering. And I'm still amazed na even if you can come home already, you have decided to stay to finish what God has entrusted to you. Yung sulat mo, linagay ko sa video because gusto ko mas maraming tao makarinig sa kwento mo. Gusto ko gayahin kanila na matuto sila magkaroon ng isang simple na faith, a faith that will be faithful to the Lord. Kasi naniniwala ako na ang taong faithful, gagawin ni God na fruitful. If you just listen to Gemma's story, gusto ko sana ma-inspire ka. And gusto ko sana maintindihan mo na kung kayang gawin ni God kay Gemma, kayang gawin ni God ito para sa lahat ng Pilipino. I want you to live a fruitful life, but fruitfulness comes from faithfulness. I wish you would read her story again and again, then learn from it and be inspired. For the meantime, may God bless you and prosper you.